Ang sili ay isa sa mga pangunahing sangkap na ginagamit natin sa pang-araw-araw na lutuin. Kaya naman napakalaking pakinabang kung meron kang talim nito sa inyong bakuran. Ayon sa mga eksperto, ang sili ay mayroong vitamins and minerals gaya ng vitamin A, vitamin B6, vitamin C, vitamin K1, copper, at potassium. Na tumutulong palakasin ang ating resistensya, nakapagpapagana kumain, nakatutulong sa maayos na daloy ng ating dugo, at pinapababa ang tsansa na magkaroon tayo ng sakit sa puso. May mga pag-aaral din na sinasabi nito ay nakakatulong upang maibsan ang sakit dahil sa heartburn na dulot ng acid reflux. Maaari rin daw itong makatulong sa pagkabawas ng timbang dahil madali kang pawisan kapag kumakain ka nito. Okay, tara at magdali. Bago tayo magsimula, ihanda mo na ang kakailanganin. Ito ay ang mga sumusunod. Seeds, soil, seedling tray, fertilizer, insecticide, spray bottle, at shovel. Okay, start na tayo sa step 1, prepare seeds. Kung walang available na bibili sa palengke, mas makakamura pa kayo kung ganito ang gagawin nyo. Kung bibili ka kasi ng mga buto nito, karaniwan nasa 50 to 100 pesos ang bentahan nito, depende sa dami at kung saang store mo bibili. Napakadali lang naman magkaroon ng mga buto nito. Kumuha ka lang ng isang sili or kahit yung natuyo na sili sa kusina, tapos kunin mo yung mga buto. Pag nakuha nyo na ang mga buto nito, ay bilad nyo lang po ng 3 araw at maaari nyo na itong gamitin pang kunla. Step 2. Prepare soil. Habang pinibilad mo ang mga buto nito, ihanda mo na rin ang lupang pagpupunlaan nito. Maaari kayong gumamit ng garden soil at haluan mo ng compost at coco peat. Maaari kayong makabili ng coco peat sa Ace Hardware at supermarket. Hanapin nyo lang sa gardening section. Pero kahit anong available na lupa dyan, pwede na yan para hindi na kayo gumastos pa. Kahit yung pinagsunugan ng mga dahon at ipan ng palay, pwede nyo rin ihalo sa pagpupunlaan. Step 3. Sow seeds. After 3 days, ito na yung binilad na buto. Maaari na itong ipunla sa seedling tray. Ayan, nakikita nyo naman. Ilalagay ko lang isa-isa yung mga buto sa bawat butas. Pagkatapos ay tabunan mo lang ng lupa at biligan. Pero kung wala namang seedling tray, pwedeng-pwede kahit sa paso o mga plastic bottle, walang problema yan. After 11 days, ito na yung itinanim kong mga buto. After 21 days, pwede na natin itong ilipat. Step 3, transplanting. Sa paglilipat tanim, humukay lang kayo ng 2 to 3 cm ang lalim at siguraduhin nating mataba ang lupang paglilipatan ng halaman. Ito na po ang galing sa seedling tray at pwede na nating itanim. Siguraduhin ring nakatayo ng maayos ang halaman at saka natin tabunan ng lupa ang paligid ng halaman. Dinan nyo rin ng bahagya ang lupa para hindi madaling matumba pag dinilikan. Nakikita nyo, lumabas na yung true leaves ng sili. Isa rin itong palatandaan na pwede na natin itong ilipatanin. 21 days after transplanting, ganito na po ang itsura ng aking nilipatanin. Kung susukati, nasa 8 to 10 inches na ang kanilang taas. Kapag ganito nakalaki ang inyong tanim, ay pwede na natin itong i-prune. Step 4, pruning. Sa pag-prune po ng halaman, ay maaari ninyong gupitin yung talbos ng sili. Napapansin nyo, sa bandang tuktok nito ay wala ng mga talbos nito. Kakatapos ko lang kasing mag-prune. Mahalaga ang pag-prune dahil nakakatulong ito upang magkaroon ng maraming sanga at magkaroon din ng maraming bunga. Kasabay nito ay pwede na rin tayong maglagay ng fertilizer. Pusin tayo sa step 5, add fertilizer. Hanggat maaari ay gumamit tayo ng organic fertilizer gaya ng compost, di mo na kailangan lumayo dahil galing lang ito sa ating kitchen scrap. Makakatulong rin ito sa pag-segregate ng ating basura. Maganda rin na gumamit ng balat ng itlog dahil mataas ang calcium content nito. Madali lang naman gumawa nito. Ipunin nyo lang yung mga balat ng itlog at isangag o i-oven para mas mabilis lumutong yung mga balat ng itlog. Kapag malutong na ang mga balat, ay pwede na natin itong durugin gamit ang kamay. Kung meron naman kayong blender, mas maganda para mapulbos nyo ito ng mabuti.
Kapag napulbos kasi natin, mas madaling ma-absorb ng mga halaman ng nutrients nito. Kapag nadurog o napulbos na ang mga balat ng itlog, ay pwede na natin itong ilagay sa ating tanim. Isaboy nyo lang ito sa paikot ng halaman, tabunan ng lupa, at diligan. 30 days after transplanting, ganito na kalaki ang aking tanim na sili. Ito na ang resulta ng pag-prune at paglalagay ng fertilizer. Makikita nyo naman, dumami na yung mga sanga nito at berdeng-berde yung mga dahon. Palatandaan na healthy ang ating tanim. Mapapansin nyo na nakaumbok ang lupa sa paligid ng halaman dahil napansin ko na hirap sipsipin ng lupa ang tubig kapag masyadong siksik ang lupa. Kasi minsan kala mo basang-basa na yung lupa, pero kapag binungkal mo ay tuyo pa pala ang ilalim. Kaya maganda na binubungkal natin paminsan-minsan ang paligid ng halaman upang makahinga ng maayos ang halaman at masipsip ng maayos ang tubig sa tuwing didiligan. Mapapansin nyo naman, maliit lang naman ang lupa ang aking pinagtataniman, pero kapag namunga ang lahat ng yan, naku, sobrang-sobra pa yan sa pang-araw-araw ng pangailangan. 45 days after transplanting, ganito na kalaki ang mga tanim kong sili. Mas humaba na ang mga sanga at mas malago na rin ang mga dahon nito. Mapapansin nyo, medyo malalapit ang distansya ng mga tanim kong sili kasi nga maliit lang naman yung space ko para sa pananim. Pero kung may mas malaki kayong lupa, mas maganda kung mas malayo ang distansya ng bawat puno para hindi magkadikit-dikit ang mga sanga ng mga sili. Mas maganda kung mga 1 metro ang layo ng bawat puno para makarangkada ng maayos ang mga ugat nito. Pero kung ngayon pa lang din kayo magsisimulang magtanim, mas maganda kung magsimula kayo muna sa maliit. Para kung hindi man maging successful ang inyong tinanim, hindi ka gaano manghihinayang. Sa pagtatanim, asahan mo na na may mga pagkakataon na hindi nagiging maganda yung resulta ng ating tanim. Lalo na kapag tinamaan ng peste o binagyo ang iyong tanim. Kasama talaga ang mga peste sa pananim, kaya dapat aagapan mo na ang mga sakit sa halaman bago pa ito lumala. Kaya dapat meron kang nakaabang na insecticide para sa iyong halaman. Step 6, apply insecticide. Madali lang naman gumawa ng organic insecticide. Hindi nyo kailangang lumayo dahil nasa kusina lang naman natin ang mga sangkap para dito. Pagaluin nyo lang ang 1 litrong tubig, 1 kutsara ng dishwashing liquid, at mantika. At pwede nyo na itong pang-spray sa inyong tanim. Kung hindi pa rin nawala ang mga sakit ng halaman, mas mabisa kung haluan nyo ng diniktik na bawang at sibuyas at sili. Naiirita kasi sila sa amoy ng bawang at sibuyas at sa anghang na galing sa katas ng sili. Tandaan nyo lang sa pag-spray ng insecticide, basahin nyong mabuti ang halaman, lalo na sa bandang ilalim ng mga dahon kasi doon mas madalas nagtatago ang mga insekto. Isama nyo na rin ang buong katawan ng halaman at paligid dito para hindi nabalikan pa ng mga insekto. 51 days after transplanting, mapapansin nyo na marami ng mga bulaklak at nabubuo na rin ang mga bunga nito. Ayan, nakikita nyo naman, medyo lumaki na rin ang mga bunga. Berdeng-berde ang mga kulay ng mga bunga nito. Ibig sabihin, malusog ang halaman. Ito na rin yung masayang part ng pagtatanim na nakikita mo na namumunga na ang iyong mga tanim. Mapapansin nyo rin na may mga hindi pa nabubuong mga bulaklak. Makakatulong kung kakalugin nyo araw-araw yung mga puno para mabuo yung mga bulaklak. Nakakatuwa ang pagbasta ng mga tanim kapag may mga bunga na ito. Step 7, harvesting. 75 days after transplanting ay pwede na tayo makaharvest sa sili. Biruin ninyo, yung 4 na siling kinuhanan ko ng buto, marami pang natira doon. Pero tingnan nyo naman, sa ilang pirasong buto lang ang daming bungang kapali. Binilang ko nga ito, nasa 30 mahigit na puno. Ibig sabihin, kahit sa 1 sili lang, marami na kayong matatanim dito. Kita nyo naman ang lalaki ng mga puno at ang tataba ng mga bunga. Medyo lanta lang yung mga dahon nito dahil sa sobrang init ng panahon. Sa dami ng bunga nito, marami kang pwedeng paggamitan nito. Kung mahilig ka sa maanghang na sausawan, kahit araw-araw pwedeng-pwede kang pumitas dito. Ganito lang talaga sa pagtatanim. Medyo mahirap lang sa una dahil wala ka pang nakukuhang bunga, pero sa oras na makaharvest ka dito, ay matagal mo na itong mapapakinabangan. Ang puno ng sili ay tumatagal ng 6 to 8 months bago ito tumigil sa pamumunga. Basta alagaan mo lang ng mabuti. Napakalaking pakinabang na may tanim tayong sili sa ating bakuran para sa oras na kailangan mo nito ay hindi ka nalalayo pa.
isa rin ang sili sa mamahaling crop sa ating bansa. Grabe nga dati, diba, nag-trending pa nga ito dahil umabot ng 1,000 ang kilo nito. Kaya nga kung may tanim ganito, malaki rin na ang matitipid mo. Maganda rin gawin itong negosyo dahil hindi nawawala sa demand ng Pilipinas ang sili. At dahil may tanim akong sili, sagana ako ngayon sa sausawan. Ngayon tingnan ninyo, nagdala rin ako ng ilang puno ng sili galing sa probinsya para kahit wala ako sa probinsya ay meron pa rin akong mapipitas na bunga ng sili. Nilagay ko lang ito sa harapan ng bahay para expose sila sa araw. Nakikita nyo naman, siksikan yung mga halaman dito kasi wala talaga kaming pwedeng pagtaniman dito. Tingnan ninyo, ang tataba ng mga bunga nito. Nilagay ko lang ito sa plastic bottle pero namunga naman ng maayos. Kaya kung wala talaga kayong lupa na pagtataniman, kahit sa paso o plastic bottle, pwedeng-pwede na yan. Ito, tingnan ninyo, pulang-pula na ang mga bunga, kaya pipitisin na natin yan. Meron pa rin mga bulaklak na hindi pa nabubuo yung bunga. Ibig sabihin, tuloy-tuloy lang ang pagbubunga nito. Napansin ko lang din dahil sa tag-ulan na ngayon, ay nagkakaroon na ng sira ang ibang mga bunga. Ang sili kasi madaling magkasakit kapag madalas nababasa. Kaya kung magtatanim kayo ng sili, mas maganda December pa lang ay magpunla na kayo ng buto nito. Para buong summer ay meron kayong maaani nito. Mapapansin nyo rin kapag tag-ulan na ay tumataas na ulit ang presyo ng sili kasi mas mahirap mag-alaga nito tuwing tag-ulan. At dahil wala ng space dito, nilagay ko yung ibang puno ng sili sa kabilang kalsada kasi wala pang nakatira sa tapat namin. Ito, meron ulit isang hinog na bunga at marami pang mga namumulaklak. Ito pa, may sili rin dito. Meron na rin isang hinog. Ayan ang kagandahan pag may tanim. Pipitisin mo na lang kapag kailangan mo. At nakakasigurado ka pang fresh ang kakainin mo. Maraming pakinabang ang sili. Pwede mo itong gawing chili powder or chili flakes para hindi ka mabubulakan ng bunga. Ibilad mo lang ito at durugin kapag malutong na. Tapos gawin mong chili garlic para may sausawan ka ng siomay. Masarap din itong binuburo sa suka. Kung paano magluto ng chili garlic sauce, abangan nyo yan sa mga susunod pang video ng aking gagawin. Kaya don't forget to subscribe my channel. Click the notification bell button, then click all para lagi kayong updated sa aking mga video. At kung nagustuhan ninyo ang aking video, pakilike na rin at share sa inyong mga friends para marami tayong encourage pa na magtanim. At ma-impluensya natin na makibahagi sa pangalaga ng ating kalikasan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe at sa iyo na mag-subscribe na ngayon. Mabuhay kayong lahat! Stay home, stay safe!